bata sila sa labas, no? Sino ba? Sino, sir? Ngayon? Oo. Hindi ko lang ang alam. Sabi sa akin, eh, sana nga daw eh, sa kabalik agad drive ako para paglabas nila ng gunang business. Ah, baka. Kaya ako pinag-attend eh, para kasama para yata. Para di na siya pag-uwi. Oo, saka kasama yata siya sa meeting. San Jose na dumaan, tapos lusot na ata yun ng Quezon. Ah, oo. Yun. Kaya nagtaka ako, yung nasakyan pa naman namin, tourist bus lang yun at wala nang punuan na din. Oo. Tourist bus. Tapos sabi ko, parang bumalik ito. Oo. Yung ano, yun pala, may ano, narinig ko doon sa usapan ng ibang pasahero, may lusutan nga dyan. Meron din yan. Oo. Keso na ata sa Keso. Parang sa Riyaya kay anong lalabas na. Pasahero, magbabait din. Oh. At paano ang isip nun? No? Makaalis na rin naman. Wala naman ang... Itong iba-iba yung... Ay, siya iba-iba kaya pa yun. Hindi yung lilipat yung nasa unahan na, tapos hindi yung magpapatabing dalawa sa... Dahil yung nasa unahan, komportable na talaga to. Ang isipin, no? Ba, nabayad na ko nang gawin yung kalaki. Ano? No? Sorsogon bababa yung nasa likod. Ewan ko yung isa Iriga. Yung dalawa ata, source of those.
natin yung pinagantay natin yung punta yung diretso sa Manila na. Oh.
dadaan kuya pag ano, bus. Oo. At nadaan pa ng ano, ng SM. Oo, SM li pa. Oo. Tambo, san, di pa din yata yun. Oo, tambo. Kaya nagtatagal sa bus pa nadaan. Oo. Wala nga pasahero na maintindiretso ng Batangas City lahat. Oo. Yung hindi lang ang isahan ng babaan. Oo, kaya kaya matagal sa bus. Kanina. Oh. Kaya maraming pang sasakyan. Kaganda pag
ganito, lalo na pag sa Maynila. Oo. Kasi kahirap pag inaabot ng gabi sa Maynila, mapapagod ka lang sa traffic. Traffic. Marami silang mapipick up na patungo dun eh. Yun nga, puno na parang para iwas din ata sa traffic. Oo, yun, isa pa. Oo. At parang mga ano, barabarangay, bayan-bayan na maliliit ang dinadaanan dyan. Tsaka kaya maganda rin, pagkakababa ng pasahero, may sasakaan. Oh. Eh pag ikinag-expressway, wala. Wala.
900 plus yun kanina. It's now 900 time plus ga? 900. May sira. Hindi ka papunta tayo. Iisa lang naman ang inanuhan natin. Isaga o dalawa? Dalawa. Oo. Mali naman yung pagkakaano. Meron ganyan nga, meron sala. Pero pag tumaka ka uli, mali ang ano nila. Supreme ka, yung Supreme? Ah, yung Grand Terminal? Dinigay yung way ng mga tinde. Dine. Ah. Ay, din. Doon sa kabila, doon sa, ano, doon sa ating inikutan. Ah, doon na ba? Lumapit siya sa akin, and he said, can I get your number? Agad naman akong sumagot sa kanya, and I said, why do I need to give you my number? Kung hindi naman tayo magkakilala. Supreme dito na da. I was so surprised when he said that. Dati na rin niya akong kilala. Madalas daw niya akong nakikita. Dati nga ako dito sa Batangas, Ligaw. Oo, pag mga ano-ano. Buti nga ngayon natatandaan ko na ang mga street-street. Kaya ako yung tamad-tamad dati mag-drive-drive eh. Hirap! Pag nasanay naman. Naisip ko na stalker siya. Eh siyempre paikot-ikot niya, puro one way, hindi mo ay lagi na tumiinis kapag nakikita ko siya. John, siguro nakahalata siya dahil lagi ako umiiwas sa kanya. Pero sa paglipas ng mga araw ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya naman kita kami, ay hindi ko na siya iniwasan pa. Sabay tanong kung pwede raw ba niya akong ligawan? At ang sagot ko naman ay, oo. Oh.
sa isang buwan na yun, we became closer. At nang magkaroon kami ng get-together party, naisip ko na doon ko na siya sasagutin. But when that night comes, unexpectedly, it didn't happen, child. Because that night, I saw him with another girl. Nasaktan ako ng gusto sa nakita kong girl, child. Tumalikod ako at nagtungo sa comfort room habang umiiyak. Hindi namin kinuha yun, ikaisip ko namin. Na akong hinabol ni Michael. Karosi din kayong iyong. Oh. Napahinto ko, child. Akala ko yun, niya mama. Pinunasan ko. Yung kay Edwin nga, yun na yung mama. At unti-unti ako humarap sa kanya. Sabay kayo kumuha ng motor dyan. Una siya. Masakit sa puso ko ang mga nakita ko. At feeling ko ay gusto kong umiyak. Yung akinig ko na rin. Ay pinili ko na rin. Tatakot ako na rin. Ang balans eh. At umiti. Pagkaharap ko sa kanya. Ano yung buwan-buwan, kuya? Oo. Then he said, kaya magkano naman ang buwan? 2,580. 2 years kung hulugan yun. Hindi. Ang down payment? 3,000. Napatingin siya sa aking mga mata. Depende siya ano na unit ng motor. At nakikita ang mga ito. Then he said, umiiyak ka ba? Are you okay? Sabay sagot ko na, oo naman. Then, I smiled again. I thought magiging okay na ang lahat siya. Hindi, basta-basta mapapansin ang boots na ito. Pero, hindi pa na. Pero pag gabi, may mga ilaw dyan. Hindi, o sabi. Pag araw, labas-labas itong ano. Oo, oh, ito yung same tapos may ilaw. Sarap pagkain dyan. Makakain na kaka dyan, di ba? Ano? Oo, laing-laing ang inanong alay. At di ako nakakain na ng laing. Sa sobrang saya ni Michael. Sa daho, no? Nakalimutan niya. Tapos puro kahoy yung ano. Oh, yun yung niya. Tapos yung ano, natatawa ko doon sa kaldero, kakyot. Nakikita ko. Umalis ako. At nagpa siya na umuwi. Pagka-uwi ko sa bahay, ay biglang tumawag si Michael. Agad ko namang sinagot ang tawag niya. Tinanong niya ako kung nasaan ako. At nagpasuri siya dahil nawala lamang daw ako sa isipan niya ng mga sandaling yun. Ilan segundo rin akong hindi nakapagsalita. Nakaramdam ako ng galit dahil feeling ko ay pinagmukha niya akong tanga. Nawala siya. I asked him kung sino yung kasama niya. And he answered my question right away. He said na ex daw ngayon at wala daw yun. Then I said, kung wala yun, hindi niya ako basta-basta makakalimutan ng ganoon. I also said na siguro ay mahal pa rin niya yun. Hindi siya nakasagot siya. And then, I realized na mahal pa rin niya ang babaeng yun. Since that night, hindi na kami nagkita ni Michael. Ilang araw din siyang hindi pumapasok